Welcome to Love Struck Month of February. At dito sa maalaala mo kaya, isang espesyal na Valentine presentation ang aming itatanghal na pangungunahan ng mga bituin ng Radio Romance sa The Movie ng Star Cinema. Panoorin po natin. Seatmates kami sa physics class at mula noon ay naging tutor niya ako, best friend, guidance counselor, secretary at iba pa. It was Valentine's Day, February 14, nang napagkasunduan naming i-blind date ang isa't isa. Ako sa teammate niyang si Robbie at siya sa bago kong best friend, si Irene. It was too late nang na-realize kong pareho silang na-attract kay Irene at ako ay nagmistulang dating game host na lamang. Hindi ko maipaliwanag ang feeling na iyon. Natulong sa akin si Dante, gawan ang matalikong kaibigan. Noon ko na-realize he was just treating me like one of his friends. Gusto ko siyang tapunan ng spaghetti sa mukha. Wow! Spaghetti. Yes! Yum, thank you! Forgot to give you. Belated Happy Valentine. Mm, thank you. Di mo ko babasahin. Mamaya na. Baka matapos na sauce. Steph. Mm. I need a big, big favor. Ano na naman? I'm in love with Irene. Good. And is successful yung blind date ko sa inyo? Ano problema? Bad tip nga eh. Si Robbie, nililigawan din niya si Irene. They're going out tonight, would you believe? Ang bilis naman. Pero I can't blame Irene kasi Robbie such a gentleman naman talaga eh. Nakakainap talaga siya. Ano ka ba? Akala ko ba magkakampi tayo? Tulungan mo naman ako. Ilakad mo naman ako sa best friend mo. Kasi ang hirap makapaglaban sa bahay kay Robbie. I'll see what I can do. Thank you, thank you, thank you talaga, thank you. Ay, nako. Okay ka lang? Mm-mm. Pero, hindi pa. Hingi sana ko sa pang-favor. Ano na naman?
medyo short ako. Kailangan ko ng pera pabila ng rubles para kay Ivy. Abuso ka na talaga? Sige na. Lakas ka naman sa akin. Ako lang naman mahina sa'yo eh. Hindi. Basta ikaw, Stella, anything talaga. Thank you. I'll go ahead, okay? I'll serve the spaghetti. Your regards to Angel. Bye-bye. Hoy! Yes, Robby. Siya yung anak ni Tita Vanjie yung sinasabi ko sa'yo. Ay, yes. How are you, Iho? Alam mo ba, nakita kami ng mami mo kagabi and she was so delighted na nagkakilala kayong dalawa. Sabi nga ko nila sa akin eh, I didn't know our families were involved in this consortium. By coincidence lang ata kami nagkakilala ni Irene. Oh, Iha, I hope you served him something. Baka nagugutom dito si Robby. Hindi, okay lang po. Nakakahiya kay kumpadreng Eddie. Baka sabihin, hindi natin naasikaso ang uniko o iho nila. Actually po, busog na po kami. Nag-lunch na. Yeah. Okay. Iwan ko muna kayo. Marami akong gagawin, ha? Okay, give my regards to your mom. It was a pleasure meeting you, Robby. The pleasure's all mine po. Wala naman akong masabi. Ganyan ka ba talaga? Ano? Well, I mean, from the time you picked me up, lumabas tayo, ngayon nandito tayo nag-uusap. Parang, I mean, I don't know, you're too... Too what? Too perfect. Wala ka bang mali? Bakit? Maghahanap ka ba ng mali? Oo. I mean, just like any other human being, kagaya ko. Pag may migraine ako, I tend to be bitchy. Tsaka marami rin akong mga inconsistencies, mga insecurities. Ewan ko. But don't think this is a put-on, ha? What you see is what you get. Bakit? Nabobore ka na ba sa akin? Yung totoo? Oo. Oh, migraine na naman. Tagal na yan, ha? Oo nga, nakakaasar lang na eh. Magpa-finals pa naman. At least, ikaw, last sem mo na. Ako, I want to work na nga eh. Yung bang maging independent na ako. Yung gusto ko makita ko yung totoong mundo. Yung bang free na ako. Ako naman, yun naman ang fear ko. Siyempre, comfort zone natin ng school. Sa labas, parang patayan ng labanan, matirang matibay. Parang ayoko na tuloy magkaroon ng career. Gusto ko na lang maging housewife. Alam mo, with Robby, okay lang. I mean, wala kang problema. Sitting pretty ka na lang for the rest of your life. Tapos, di ba may hamon yung pamilya nun? Kaya nga, botong-boto si Mama eh. Alam ko ba? Sobra-sobra na nga na pinagtutulakan na niya ako sa kanya. Ang nakakainis, di ba? Talaga. Pero, tignan mo ah. Sinong magulang ang tatanggi kay Robby? He's everything a dream could be. Kaya nga, ayoko. Alam mo, nagtataka nga ako sa'yo eh. Ang tagal-tagal niya nang lumalabas. Pero, ayaw mo pa rin siya sagutin. Like you said, di ba? He's like a dream. He's, I know, he's not real. Gusto ko yung tao talaga. May sasabihin nga pala ako sa'yo. I know. There's this other guy. Oh, he's makulit. Magulo. Magkasundo kami. I think na nga I'm falling in love with him eh. Kilala ko ba siya? Kaibigan mo siya. Si Dante? Hindi ka ba natutuwa? Siyempre, natutuwa ako. Pero, parang ang bilis naman masyado. I mean, sigurado ka naman dyan? Well, ayaw ko ba eh. Bigla na lang, wala, nagtawagan kami. He called me once. Twice. Wala, bigla na lang kami lumabas. Swerte talaga ng gagong yun. Alam mo, sa tingin ko magpapablow out talaga. Talaga? Alam mo, talagang natutuwa talaga sa inyo. My two best friends. Ang galing naman. Ay, nako. At that time, I knew I was really jealous, Charo.
Hindi na ako tinatawagan at binibisita ni Dante. Lagi silang lumalabas ni Irene at ang feeling ko ay baka pinagtatawanan pa nila ako. Maybe paranoid lang ako pero nag-iba ang attitude ko nang maging na si Robbie nagsama ng loob sa akin. May tao palang kasing martir niya. Nahiya tuloy ako sa aking sarili. Robbie was really serious about Irene. Oh. Kamusta na ba kayo ni Dante? Nag-iiwasan kami. Alam mo naman kami mga lalaki, we hate confrontations. Well, pag-disistress si Irene, you know, I may not agree with all of her reasons, pero choice na yun eh. Re-respeto ko naman yun eh. I believe kasama sa buhay yung failures, rejections. I think I'm mature enough to handle it. Kaya lang, iba si Irene. Tinamaan talaga ako. Alam mo, masakit talaga yan sa umpisa. Pero eventually naman you'll get over her eh. Tsaka marami pa naman babae dyan. Ikaw pa! Hindi ako papayag, Stella. I'm not just going to give her up. Ngayon lang ako na-involve ng ganito. Ayoko naman na basta i-deprive ko ng sarili ko. Well, I know the feeling para nasa new logic plan. Bakit mo naman mamahalin isang tao kung alam mo namang ayaw sa'yo at hindi ka kaya mahalin? Kawawa ka naman. At di ba, mas kawawa ka kung i-convince mo lang ang sarili mo na wala ka ng feelings na para dun sa tao niya. Eh, kung may feelings ka naman. Why don't you just love that person your own different way? Baka isang araw, pilihin ka niya. Pero wala ka na. Sayang, you just lost your to be happy. Kaya ta kaya magpaka-martyr ng ganyan, it's too demeaning. Pero, sana in the future, wala kang pagsisisihan. Sana in the future, pareho natin masasabi na no regrets. Sana.
Stella, sobrang din ako manghamak. Eh, kasalanan ko ba kung di ako katulad nila? Palibasa, walang mas mahalaga sa kanila kundi pera, pera, pera. Bakit? Sabi mo nga sa akin, mukha ba akong isang irresponsabling asawa? Hindi ba kayang pakainin si Irene ang aking mga anak? Sandali! Sandali! Ako naman, okay? Ano ka ba naman? Tignan mo, you wanna know what everyone thinks of you? A boy. Sana kung basta boy lang eh. Pero hindi, hindi ganun. A reckless, immature, irresponsible little boy. Tama nga yung ayos mo. Shko, we're talking about marriage here. Habang buhay yun. Oy, hinahaman mo ako? Sige, alam mo, ngayon mismo, papakasal ako si Irene. Alam mo, I would give everything in the world for her. As in, everything. Paano mo masasabi yan? 1 month lang pa naman kayo. Huh? You won't know because you don't understand. Excuse me, no? Ano na? Okay. Alam namin mga guys, kapag yun na yung girl. Example, after, you know, lovemaking, when you wake up in the morning and you look into the girl's eyes, you get this feeling na you wanna be with her for the rest of your life. It's... gagawin natin? Ikaw? Nakausap ko si Robbie. Nag-apologize siya. Sabi niya, wala siyang kinalaman sa arrangement ng mga parents namin. Wala raw. Upakan ko yun eh. Parang gusto rin niya eh. Patay na patay rin yun sa'yo eh. Tsaka sabi mo nga sa kanya, huwag siya magmangmangan. Kaibigan mo yun. Kilala mo yun. Napaka-righteous na niya eh. He sounded sincere. Aba, ako pa ngayon ang kontrabida. Kahit si Stella, dinadown ako. Eh ikaw, do you actually doubt my sincerity? Sasama pa naman ako sa'yo kung hindi. Huwag kang insecure. Alam mo naman ikaw ang mahal ko eh. Patunayan mo. Sumama ka sa akin bago ka maago ng kahit sino. Magtaanan na tayo. Bukas ng gabi. Sa may park, kung saan tayo lagi nila. Dali mo na yung kailangan mo. Saan tayo pupunta? Bahala na. Paano? Understand kung bakit nakipagtanan pa siya kay Robbie. Nag-away ba kayo? Alam mo, pati parents ni Robbie, eh, hindi rin maintindihan kung bakit siya nagtanan dahil nakaschedule na ang kasal nila. I really don't know what to say to you. I'm so sorry. Pero di siya dumating. Alam mo kung bakit?
Kasi kayo kami siya nakipagtahanan. And to think, it was that very same night! Dante, hindi magagawa ni Irene yun. No, hindi. Niloko niya ako, Stella. Inakasan niya ako. Ngayon kasama niya si Bobby. Eh ako, dito pa rin ako. Impinasura niya ako! Sabi niya ang mahal niya. Sabi niya, paglalaban niya ako. Stella, mahal ko siya. Pero bakit niya ako kinin ito? Bakit? Motivate ko siyang mag-excel sa school at graduate with honors. I want him to regain his self-worth at patunayang
nagkamali sa pagpili si Irene. In the process, I matured faster and learned more about living and loving. 3 years later, cum laude na nga si Dante, pinag-aagawan pa ng mga multinational firms. Naging pag-asenso at laking gulat ko nang minsan ay sinurpresa niya ako. Magpapakasal na raw siya. This time, gusto ko na siyang patayin. Hi! Oh, hi! How are you? Okay. Good. Another Valentine card. Wow! Thank you. Pasensya ka na, umorder na ako kasi gusto na ako eh. It's you. Teka, hindi mo babasahin yung card ko para sa'yo? Stella, mamaya na. Baka malagyan ng sauce eh. Okay. Anyway, happy Valentine's Day. Thanks. Guess what? What? I'm getting married. Yeah, I even got her this ring. Quite expensive. Think she'll like it. Very special. Oh yeah, she's a very special girl. She's one of a kind. You should meet her. Congratulations. Thanks. Oh, at kanyang mukhang gutom ka naman. Gusto mong order? You're the most insensitive, inconsiderate, and the most repulsive animal there is. Parang ang dami nang nagbago. Now, I feel more responsible for everybody. Kay mommy, sa mga kapatid ko. Iba nang tingin ko sa sarili kong buhay. It's like, I don't know, it's parang connected na sa buhay ng maraming tao. Siguro mama na nga ako.
I don't know. Ang alam ko, ang dami natin pinagdaanan dalawa, di ba? Sinabi mo pa. Pero alam mo, ang dami pa natin dapat pagdaanan pa. We still have a lot of growing up to do. Pero, at least ngayon, secure na ako dahil alam ko andyan ka na para sa akin. Alam mo, hindi mo naman ganito kasi hindi dati, pero ayun ko, siguro nahawa lang ako sa'yo. Ito kasi ang drama mo. Tara na nga. Let's go. Let's go. Adyo! Hello! Adyo! Saan pupunta? Hello! Pinapagod mo naman yung hiya mo eh. Ikaw naman eh. Matthew! Hiya-hiya ka pa ikaw ah! Matthew! Naku, pagod na yung bata. Buti padali na natin sa kutsa. Hindi ka na. Tita Agnes? Tela? Hello! Kamusta ka na? I'm fine, I'm fine. Kanino mong anak yun? Ah, kina Robby at saka Irene. Nagagaling nila galing sa States, kasama yung bata. My husband died 2 weeks ago. Condolence po. Thank you. Oh, sige, I have to go. Sige po. Bye. Sino mo yung bata yun? Hindi ko alam. Alamin natin. Mag-aral tayo ng apat. Ayoko na sila makita. Tahimik ang buhay natin, ayoko na. Kanina ko ba natatakot? Ako ba ang may atraso sa kanila o sila sa akin? So, sino ba dapat ang matakot? At kanino? Ako. Akala ko, wala na akong kaagaw sa'yo eh. Takot ako mawala ka, Dante. Stella, ito yung makakasalan ko. Sa akin ka paliligaya? Hindi mo na dapat pinagdududahan. Pinano ko na yung buhay natin ng magkasama. Wala nang magbabago doon. Patunayan mo. Magharap tayong apat. Only then, can I be sure na hindi ka pag-aari ng nakaraan. Please be fair with me. Just this once. Nawain mo naman ako. At kung mahal ko pa siya? Halati ko. Lalo ako. Kumusta? Hi! Okay lang, okay lang. Stella, you're looking great, ha? Thanks. Ikaw na. Medyo bumaba kaya ta. Medyo. So, what's happening? Well, Dante and I are getting married on the 27th. Nakakatend ba kayo, Irene? I'm afraid not. Babalik agad kayo? Kadarating niyo lang? Hindi, dito na kami. Pero, I can go. Stella, Ayn has to rest. Why, she's pregnant? She's sick. Huh? What? Stella? Bakit? Ano nangyari? Wala to. Akala ko migraine lang. Brain cancer pala eh. Asensado na. Tuwang-tuwa ako at nakapunta kayo. This really means a lot to me. Nagpapakasal ka na pala. I want you to be there. Irene, magpalakas ka agad, ha? Gagaling ka pa. Tapos lalabas uli tayo. Tayong apat, katulad mong dati, di ba? Di ba, Dante? Ginawa ko, hindi talawin ako. Kung ano gusto ko.
gusto na wala sa akin. Wala akong kailangan na hindi mo na ibigay sa akin. Napaligaya ba kita kahit minsan? Ba't ka nagtatanong ng ganyan? Ikaw mo kong maligaya. Dahil hindi ko alam eh. Hindi ko alam na hindi ka nagre-reklamo. Hindi ka na bumagod. Hindi ka nagagalit. Hindi ka nagsasama sa pag-aalaga sa akin. Mahalin para mahalin kita. Nung tinawagan mo ako para itanan kita, hindi kita tinanong kung bakit. I don't deserve you. I don't deserve you. I don't deserve you. Darating ang araw. Magbibigyan mo ang kanilang mo. Maharap mo yung babae mo ba ako sa'yo? Baby, naanto ka na? Yaya, patulugan mo na itong bata. Stop na. Ganda ng bata. Sayang at hindi ko makikita ang kanyang paglaki. Alam mo noon, gusto ko lang sana mabuhay para mailigtas ko lang siya. Siguro mapalad na rin ako at nabuhay ako ng ganito katagal. Siguro, gusto lang ng Diyos na magkita tayong dalawa. Bakit ako? Stella, napag-usapan na namin ito ni Robbie. Gusto ko lumaki si Matthew sa piling yung dalawa ni Dante. Palapitin mo silang dalawa. Alam mong anak niya yon. Hindi na tuloy yung kasalanan ni Dante. Natutunan mahalin. Makasalpad ka, be. Katawan niya lang ang akin.
puso. Yung puso niya maiiwan pa rin sa'yo. Stella, huwag kang susuko. Kilala kita. Simula noon pa, alam ko may nararamdaman ka na kay Dante. Masyado nang maraming pagmamahal ang nasa puso mo. Sa'yo ko lang may pagkakatiwala ang dalawang lalaking tanging pinakamamahal ko. Huwag mo silang mahalin para sa akin. Mahalin mo sila para sa ikaliligaya mo. You all deserve to be happy. Patawarin mo ko. Bigyan mo ko ng alam.
ba itong nangyari sa buhay? Wala rin gaya na ako dati. Maraming salamat. Irene, huwag mo naman mamatay. Kailangan ka ng anak natin mo. Kailangan din kita. Kailangan kita. Mahal kita. Huwag dati. Huwag. Mali. Sayang si Stella. Mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal ka niya. Maski ang asawa ko, natutunan akong mahalin sa sarili kong paraan. Huwag mo magkakain kay Stella yun. Baka wala na magmahal sa iyo tulad niya. Sinubukan ko na lahat para makalimutan ka. Pero, tutunan mo magmahal. Tutunan mo rin magparaya. Kaya mo paalala. Kaya mo rin makalimutan. Walang imposible, Dante. Kapatayan na hindi hanggan. Salamat sa lahat. Gusto ko na mamahinga. Salamat sa lahat, baby. Happy Valentine's. Happy Valentine's. Thank
Kate and I finally got married, Charo. Every time binabalikan ko ang mga pinagdaanan namin apat, the more ako nako-convince na makapangyarihan nga talaga ang puso. Kaya nitong baguhin ang pagkatao at pag-ikot ng mundo. Napakaswerte naming apat dahil sa iba't ibang paraan nakapagmahal kami. Nagpapasalamat, Stella. It is in sacrificing and losing yourself that you make yourself all the more whole. At ito ay tunay lamang na mararanasan kung magbibigay at magbabahagi ng tunay na pagmamahal sa sarili at sa kapwa. Ito po si Charo Santos na bumabati sa lahat ng Happy Valentine's Day.